tatlong OFW na naman ang nakalinyang bitayin sa Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay. Pero ang sigaw ng kanilang mga kaanak, napagbintangan at tinorture lang sila, kaya napaamin. Narito ang eksklusibong report. Taong 2006, nagpunta sa Saudi Arabia si Rolando Gonzalez para magtrabaho bilang driver. Pero 4 na buwan pa lang siya roon, hinuli na siya ng mga pulis. Kasama ang kapatid na si Edison at isa pang Pinoy na si Eduardo Arcilia. Ang kaso, suspect sila sa pagpatay sa 3 kapwa Pinoy na sina Romeo Lumbang, Jeremias Bukod at Dante Rivero noong March 26, 2006. Talaga pong wala siyang kasalanan. Nagpunta lang po siya para magtrabaho. Hindi naman po siya kasama doon eh. Nagtitinda lang. Tiyempo, nagtinda po siya doon. Kasi paminsan-minsan nagmamaneho. Kuminsan, nagtitinda ng kung ano-ano. Sabi ng mga asawa nila, tinorture ang 3 Pinoy na suspect. Ano, masakit po yung pagkatorture sa kanila. Para po silang mga indita, mga hayop kung parusahan. Ano po yung mga ginagawa? Iyon po yung binibitin, kinokoryente po, pinapalo. Isa lamang ang kasong ito sa lumulobong bilang ng mga Pinoy na hinatulan ng bitay sa iba't ibang bansa. Ayon sa Migrante International, nasa 122 OFWs ang nahatulan ng bitay dahil sa mga kasong murder, homicide, robbery at drug smuggling. 8 sa kanila nakasalang na sa death row. Ang problema, ayon sa Migrante, may patakaran daw ang gobyerno na hanggat hindi death penalty ang parusa sa mga OFW, hindi raw sila bibigyan ng abogado, bagay na mariing itinanggi ng DFA. Kahit anong kaso na dinudulog sa atin ay tinutulungan natin. Ayon pa sa DFA, nabigyan na ng blood money ang mga pamilya ng 3 Pinoy na napatay. Nakaapila pa ang kaso ng 3 Pinoy sa mataas na korte sa Saudi Arabia. Cheryl Cosim, News 5.